At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Kap, may ibibigay uli yung kaibigan kong nasa Amerika. Dagdagan daw niya. Eh, ganun ba? Pero pili lang natin yung bibigyan. Yung mga isinusugal ang mga natatanggap, wag na nating bigyan. Yung iba naman bigyan natin. Piliin yung mga matitinaw. Ha? Pero baka magalit sila, Kap. Bakit sila magagalit? Hindi naman nila pira yun eh. Aha! Narinig ko yung Kap. Tuso ka talaga. Haharangin mong pira ng barangay natin? Isusumbong kita! Ha! Hindi kayo makapagsisinungaling! Nabidyuhan ko kayo! Oo. Nabidyuhan namin kayo. Kagawad Adam! Kagawad Asyaw! Kayo na naman! Ngayon, Kapitan, may ebidensya na uli kami. Kakausapin ko yung media na nakausap ko. Ibibigay namin sa kanya itong video ko sa kanya. Binabalaan ko kayo, kagawad Asyaw, kagawad Adam. Tumigil na kayo! Kung di, may kalalagyan kayo! Ayan! Pinagbantaan mo kami. Sige, titingnan natin ngayon kung hindi pa maniniwala sa akin ang media. Anong problema ito? Sila kagawad Gusting at kagawad Adong. Ginagalit na naman si Kapitan. Ano? Ano naman ang ginagawa niyo dito, kagawad Asyong, kagawad Adong? Wala. Binibidyuhan ko lang naman kayo. At ibibigay ko ito sa reporter ng radyo at telebisyon. Ganun ba? Ibigay niyo yung cellphone na yan sa akin. Ayaw ka! Ayaw mong ibigay ah. Gusto niyong makatikin ng suntok? Kwan? Ibibigay niyo hindi? Huwag, Rudolph. Pare Asyong, ibigay mo na. Ito na. Okay na. Sige, umalis na kayo. Layas! Sige, alisan kami. Alika na pare. Bilisan mo. Tayo na. Alika na. Huwag na kayong babalik dito. Kung di, kakalasin ko ang mga buto nyo. Tarantado talaga ang Rudolph na yon. Buwisit! Kagawad! Anong nangyari sa'yo? Bakit parang galit na galit kang dumating? Paano hindi ako magagalit? Nakialam na naman ang Rudolph na yon. Kinuha yung cellphone ko. Ha? Kinuha ang cellphone mo? Nako, i-report mo na sa pulis. Hindi pwede yan. Talagang magre-report ako sa pulis. Papahuli ko ang Rudolph na yon. Kagawad! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bunyeng, yung cellphone ko, kinuha ni Rudolph. Ha? Kinuha ni Rudolph ang cellphone mo, kagawan? Bakit niya kinuha? Hindi ko alam. Basta kinuha lang sa akin. Tarantado talaga eh. Ha? Old apple pa lang, Rudolph na yun? Kailangang mapahuli sa pulis? Oo. Pupunta ako ngayon sa pulis. Isusumbong ko siya at ipapahuli. Kayo pala, kagawad Asyong. Kagawad Adong. Anong kailangan ninyo? Nagpunta ko rito para i-report yung ginawa nila sa amin, lalo na sa akin. Ha? Bakit? Anong ginawa sa inyo? Yung administrator ng barangay namin, kinuhang cellphone ko, hinorda pa ko.
Tama, Ipe. Hinuldap na nga bagong administrator namin si Kagawad Asyong. Oo, Ipe. Papunta na ako sa barangay hall. Bigla na lamang niya kami hinarang. Tapos pinataas ang kamay namin at sinabi niyang, hold up. Wala lang kaming nagawa, Ipe. Kinuha yung cellphone ko. At pati ang wallet ko na may lamang 30 mil pesos, kinuha niya. Tinutukan pa ako ng barel. Tama. Ano? Tinutukan kayo ng barel? Oo, Hepe. At pinagbanta niya kaming papatayin daw niya kami kapag nagsumbong ako sa pulis. Tama. Kaya huliin niyo na siya kaagad, Hepe. Baka patayin niya kami. Oo. Alam mo, Kagawad, nanggaling na dito sila kapitan at kasama ang administrator. At kayo ang inireport na nanggugulo sa inyong barangay. Oo. Patay! Kap, nandito na yung pera na galing sa kaibigan ko. Ipamimigay na ba natin ngayon? Oo. Abisuan na yung mga karapat-dapat na magkakatanggap. Sige po, Kap. Ihahanda ko na ngayon. Maglalagay na kami sa sobre kasama ang mga BSW. Sige. Mabuti naman kung ganun para hindi sila mamihasa. Puro na lang paasa ang mga yan eh. Paano kung may magreklamo sila? Bakit sila magre-reklamo? Ginagas na lang nila sa walang kabuluan ang pira na natatanggap nila. Sabagay. Sige po, Kap. Paikutin na natin ang mga CVO para maabisuhan ang mga makakatanggap ng ayuda galing sa kaibigan ko. Uyeng, bakit ang dami na namang tao sa harap ng barangay hall? Anong nangyayari? Nagbibigay na naman sila ng ayuda, Lola. Ha? Na naman? Kasali ba tayo? Ha? Hindi ko alam, Lola. Hindi ko naitanong kung kasali tayo sa mga makakatanggap ng ayuda. Kailangan malaman natin. Sayang din yun. Halika. Pumunta tayo sa barangay hall. Baka nakalist na ng pangalan natin. Sige. Pero kung wala, di mapapahiya lang tayo doon, Lola. Bahala na. Tanggalin mo na yung hiya. Sa panahon ngayon, pakapalan na lang ng mukha para mabuhay ka. Nako, sige. Kakapalan ko na rin ang mukha ko. Tayo na, Lola. Bunjay! Hintayin mo ako! Bunjay! Tapos na. Nabigyan na silang lahat. Tuwang-tuwa sila. Pero yung iba, nagre-reklamo. Oo nga po eh. Magsusumbong daw sila sa kinaukulan. Kahit magsumbong sila, wala silang magagawa. Mga sugarol ang lasinggero ang mga yun eh. Oo nga po eh. May ibinukod ako na paghati-hatian din natin nila Kapitan at lahat ng opisyalis ng barangay Aling Bebang. Ganun ba? Magkano naman tayo? Sabi ni Pining, lahat ng kagawad na kakampi ni Kapitan, may 5,000. Palaki rin pala. Yung para sa atin. Magkano naman, Meron? 15,000 tayo. Kay Kapitan,
30,000 para sa kanya. At yung mga CBO, tig 8,000 piso ang bawat isa. Ha, ganun ba? E si Rudolph, bibigyan din ba? Oo naman po. 15,000 din ang sa kanya. Ay. Nasaan yung ayuda naman? Bakit hindi ninyo binibigay? Ay, oo. Nasaan ang ayuda namin? Nasaan? Ha? Ay, sorry, Bunjing. Aling Insyang, wala po kayo sa listahan sa mga makakatanggap eh. Ha? Ah, bakit wala? Taga rito kami. Hindi pwede yan. Magre-reklamo kami. Di magreklamo lang kayo. Wala kaming pakialam. Aba, matatapang kayong sumagot ah. Sige, isusumbong na namin kayo. Abo Jai, halika na. Isusumbong natin sila kay Senador Idol Duvido. Tayo na, Lola. Ano, inaanap nila Insyang at Bunjeng ang para sa kanila. Opo, Kap. Eh, sabi namin ni Aling Bebang, hindi sila kasali sa listahan. Eh, ano naman ang sabi ng dalawang hunghang na lipunis nila Karyaw? Magsasumbong daw sila, Kap. Pwede magsumbong sila sa amo nilang si Asyaw. Eh, bakit ba hindi na tumigil si Kagawad Asyong na tumutol sa mga plano mo, Kap? Iwan ko ba si taong yun? Eh, tigil-tigilan na niya ako. Baka mapatay ko na siya. Makakapatay na ako ng tao, Veronica. Makakautang ako ng buhay ng tao. Kap! Easy! Relax ka lang. Ang mabuti pa, masahiin kita uli para matanggal yung galit mo. Eh, mahirap, Kap. Mag-ipon ng puot dahil nakaka-high blood yan. Baka atakihin ka na naman sa puso. Sige, Veronica. Ang sarap mo talagang magmasahe. Eh, matatanggal ang stress ka. Ang sarap talaga. Sinong masalap na sinasabi mo, Karyang? Eh, sino pa di si Veronica? Este! Yung kinain kong supaw niya! Este, Juan! Yung supaw mo, Punyeng! Dadalawa lang naman kayo dito. Wala kayong kasama. Siguro, kapag hindi ako dumating, papasok na kayo sa opisina. Tapos, gagawin na kayo ng milagraw. Oo po niya. Este, hindi! Bakit ko naman gagawin yan? Malinis ang konsensya ko. Huwag na huwag kayo magpapahuli sa akin. Kundi, putol yung manoy mo! Naka! Ikaw pala, Kagawad Gusting. Halika, pumasok ka. Eh, salamat po, Vice Mayor. O, maupo ka. At ako'y maglalabas ng baso dahil kanina pa ako naghihintay ng makakainuman ko. Eh, Vice Mayor, pasensya ka na. Pero hindi ako magtatagal eh. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Ano ba yun, Kagawad Gusting? May problema ka ba? Eh, wala naman po. Pero, concern lang kasi ako sa kaligtasan ni Kapitan. Kaya ako nagpunta rito para kausapin sana. Eh, nandito ba siya? Aba, naku. Eh, kaalis lang niya. May meeting daw ang asosasyon ng mga punong barangay ngayon. Eh, bakit? Ano bang sasabihin mo sana kay Kapitan? Eh, ganun po ba, Vice? Eh, yaman din lang na nandito ako. Eh, sa'yo ko na lang sasabihin, Vice Mayor, para ikaw na rin ang bahalang magsabi sa kanya. Eh, bakit? Ano ba yan, Kagawad? Pakisabi na lang sa kanya na konting ingat,
dahil posibleng may masamang binabalak sa kanya. Sina Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Bunjeng, Alingin Siyang, umanda kayong dalawa. Ah, bakit? Anong pinaplano mo na naman, Kagawad? Oo, Kagawad. Anong pinaplano mo? Sabihin mo naman sa amin ni Lola Insiyang. Punong-puno na ako. Hindi ko na kayang ginagawa sa akin ng Kapitang Karyong. Kaya panahon na para gumanti ako. Puno na ang salop! At kailangan ng kalusin. Ha! Lintik lang ang walang ganti. Ha? Eh, Kagawad, maghunos dili ka. Yan, maghunos dili. Nilait-lait niya ako. Kaya dapat, hindi na sasisikatan ng araw bukas ng umaga. Ha? Ang ibig niyong sabihin, Kagawad, papatayin mo niya si Kapitang Karyong? Oo! Kung kinakailangan, sabi sa akin marami pa raw akong bigas na kakainin. Ha! Hindi ko makalimutan ang sinabi niya sa akin na yon. Pero sabi ko sa kanya, hindi ako kumakain ng bigas. Ang sabi ko pa, binabayo, niluluto ko bago ko kainin. Ha! Hindi tulad niya, na palay pa lang kinakain na niya. Ah, naintindihan niya? Eh, Kagawad, yung puso mo, o kaya relax ka lang. Kaya mamayang gabi, ha? Mamayang gabi, kayong dalawa, samahan niyo ako. Susugod tayo sa bahay niya, ha? Ay, susugod tayo? Eh, anong gagawin natin sa bahay niya, Kagawad? Susunugin natin. At kung lalabas na siya, bubugbugin natin. Hawakan ninyong dalawa ni Bunjeng. Tapos, ha? Pagsasawaan ko siyang bugbugin hanggang manghina at mamatay. Bibigyan ko siya ng pinakamapait na kamatayan. Yun pagsisisihan niya kung bakit pa siya ipinanganak sa mundong ito. Veronica, matagal na hindi na tayo nagsipin. Kaya, pagkaligaya tayo ngayon. Tahimik ng gabi. Sandali lang. Baka gising pa sila, Kap. Inakitulog lang tayo habang basa pa ang pintura ng bahay natin eh. Naku, tulog na sila lahat. Ibitin mo naman ako eh. Sandali lang. Shhh, ayan o, may tao yata. Kanina pa, kahul ng kahul yung aso eh. Oh, may tao, Veronica. Dito ka lang. Sisilipin ko. Oh, mag-ingat ka. Huwag ka nang lumabas. Oh, sisilipin ko lang. Sandali lang. Naku, baka naman binubusuhan tayo. Eh, paano kasi? Hinubaran mo na ako. Kaya, tiyak, nambuboso yan. Eh, sino naman ang mangbuboso sa atin na yan? Eh, malay mo. Baka si Nabinito, Pasing at Ambring ang mga yan. Sige, ayan mo lang natin sila. Wala naman silang makikita. Ang dilim dito. Naku! May nakagat si Bantay! Ayan mo na lang yan. Ito na lang natin ang ginagawa natin. Rudolph! May nakagat na naman si Bantay! Ayan mo na lang. Basta ituloy na lang natin itong ginagawa natin. Lolo! Nakagat kami ng aso! Rudolph! May nakagat na naman si Bantay! Mga buwisit ang mga mag-estorbo mo. Mapapatay ko sila, Veronica. Mapapatay ko sila. Ah, Kagawa!
Palagi ang sugat ko. Ay, nawak-wak. Ay, aray ko. Malaki ang sugat ko sa puwet, aray ko. Kailangan makapunta tayo agad sa ospital para patingin natin. Baka may rabis ang aso na yon. Si Bunding Halingin siyang nasaan? Nasaan siya? Nasaan na siya? Kagawad! Patayin na siya! Ano kaya ang nangyari kay Bunding? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!